Ngayong araw ay ating napanood ang kwento ng mag-ex na sina Andre at Charmaine na umabot sa 5 taon ang kanilang relasyon ngunit nauwi din ito sa hiwalayan. Dahil sa noong nagsimula silang maging LDR ay unti-unti nang nag-focus sa responsibilities ang dalawa. Kaya naman sa tingin niyo ba ay sapat bang reason ang responsibilities sa buhay para bitawan ang 5 taong pagsasamahan? What do you think, ladies? Marielle, Bibi, ikaw. I think, Char. Pero ano, dapat talaga may balance sa everything. Kasi nag-commit ka din sa relationship eh. So, ibig sabihin, at some point, parang naging responsibility mo na rin siya. So, dapat parehas na, kumbaga natitimbang mo. Para sa akin lang naman. Ikaw, ate. Timbangan. Ang naisip parating ni Marielle. Uy, tama yun ah. Dapat balance. Kasi ganun lang din naman. Sisirain mo yung, kumbaga, ipipigil mo yung 5-year relationship dahil nagkaroon ka ng responsibility sa ibang aspeto ng buhay mo. Pero maghahanap ka rin ng jowa na bago. So, parang vicious cycle lang siya. Yeah. Diba? So, mag-grow kayo together as a couple. Yung sabay kayong aangat pareho. Yun lang naman yung akin. Kasi ako LDR din ako. Oh. Ana, ikaw. Nakakahinayang yung 5 years, no? Grabe din. I'm sure yung sa 5 years, marami silang napagdaanan at nalagpasan nila kaya sila umabot ng 5 years. So, sayang naman kasi yung responsibilities parte na yan ng buhay natin. Yan, that is something na hindi mo na matatanggal sa buhay, no? Habang nabubuhay ka. Yes. So, ang hirap pag yun ang naging rason, it's about balance, pag-uusap, communication, kung paano kayo mag-give and take dun sa responsibilities na meron ng isa't isa. Yung nanay at tatay nga natin, di ba? Tayo yung mga responsibilidad nila. Pero may mga, although hindi ko naman nila lahat, pero may mga magulang tayong magkasama pa rin hanggang sa pagtanda. Na kinakaya naman, di ba? So kanya-kanya din yan. Pero kung yung ganun, may halo ng katoksikan sa relationship, yun na yun siguro kaya din yung hindi na rin okay na may responsibilidad ka na nga toxic pa yung relationship. Pero alam ko madami kayong kamarkada sasabihin ko, mga kapamilya at mga kapuso. Kaya keep on following us for more breakups and love stories. Just subscribe to our official social media pages at it's showtime na dahil we share this especially for you. Hi! Pero nasad ako kay ano, Charmaine. Hindi, na-feel ko yung pain. May pito yung kapit.